Dinitalya nitong Miyerkules ni Special Investigation Task Group o SITG spokesperson na si Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spalare o Pilare na December 22 pa noong nagsimula ang pagmamanman ng mga sospek kay Governor Ruel De Gamo ng Negros Oriental bago nila paslangin noong Sabado ng umaga. Ayon kay Pilare, nagmula pa sa iba't ibang lugar ang mga sospek at nagtipon-tipon. Sabi ni Pilare, quote-unquote, may mga dumating dito as early as December to conduct casing and surveillance to identify what is the particular mode of the operation that they are going to launch for the attack to the governor. Dagdag pa niya, may ilang suspect na dumating sa Negros Oriental 2 o 3 araw bago ang pag-atake. Aniya, nanatili ang mga suspect sa isang safe house. Sinabi din ni Pilare na may ilang pagpipilian ng mga salarin kung paano isasagawa ang pagpatay. Ngunit nagdesisyon ang mga ito na ang pinakamagandang pagkakataon para isagawa ang atake laban kay De Gamo ay noong ika-4 sa buwan ng Marso. Saad naman ni Pilare na ang pulisya ay patuloy pa rin na nag-iipon ng mas matibay na ebidensya upang masiguro ang matibay na kaso laban sa mga suspect. Kasama na umano ang mastermind. Sa kasalukuyan, sinabi ni Pilare na mayroon silang tinitingnan na 16 na mga sospek sa pagpatay kay De Gamo. At yan ang news feed for today. Ako, si JL Reglos. Magandang hapon.